sa open areas, ang anak, tatlo lang. Bakit tatlo lang? Si Sarian. Bakit doon sa amin, yung mga asawa ng mga tenants namin, kung mga anak, 14-16. At saka wala nang mamatay doon sa childbirth. Bihira yung nanay na namamatay. Dito, maski dito sa St. Cruz, Makati Medical Center, tertiary level sa hospital, maririnig nyo may namatay dahil sa pangangalan. May eclampsia, may mga komplikasyon. Wala yun doon sa mga baryo. Bakit? Meron tayong mga ginagawa na hindi dapat ginagawa. Umiinom tayo ng gatas. Buntis pa lang, pinapainom ng gatas ng baka. Di ba mayroong yan? Para sa mga nagbubuntis na baka na iya. Anong gamit ng gatas na pinakainom? Yung gatas ng baka, anong gamit na? Para lumaki, tumaba. Iyong matres ng nanay, hindi naman para sa matres ng ano? Ng baka. Inumaki yung anak dahil pinakainom ng gatas na pampalaki na hindi naman kaya yung pasok doon sa loob. Kaya marami sa atin ang nasisisarian. Sabi ko nga, kahapon doon sa Laguna, hindi ba kayo nagtataka na yung mga bading hindi nangangalak dumadami? Yung matatanda dito, sinalula, bihira yung bading nung araw, yung kapanahonan ninyo, di ba? Bakit ngayon, maski saan ka pumunta, ang daming mga bading. Daming mga lesbian. Ang daming mayroong, ay, nung unang panahon, yung mga breast mass, yung mga buko sa suso, bihira yun. Yung mga mayuma, bihira yun. Yung cancer, bihira yun. 1970s, 1960s, bihira ka makarinig may cancer. Pero ngayon, walang pamilya na walang cancer sa kanila. Yung nanay ko, kaya napunta ko sa alternative medicine dahil nagka-cancer yung mother ko. Ako rin, nagka-cancer din ako sa tuhol, sa stomach. So, maraming may cancer sa panahon ngayon. Bakit? Dahil sa mga ginagawa natin, hindi dapat ako ang ating ginagawa. Matatanda na, umiinom pa rin ng gatas. Para nakalindaw, baka magalit sa akin yung limit sa nakalindaw, kaya ayaw ka ng camera na yan. Bakit po tayo umiinom ng gatas? Anong kailangan natin sa pag-inom ng gatas? Sabi nila, para hindi na mapasubrosis, dahil mataas daw ang kalsyum. Pero kung aaralin niyo talaga, ang kalsyum hindi na sa gatas. Marataas ang gatas ng kalsyum, pero ang pinakamagandang source ng kalsyum is green leafy vegetables. Bakit? For every 4 molecules of calcium, bago ma-absorb sa katawan natin yung calcium, nangangailangan niya ng isang molecule ng magnesium. Pag walang magnesium, yung calcium hindi pumapasok yun. Kaya yung gatas, puro calcium yun, walang magnesium. Kaya most of this calcium are just nandun lang sa drain nyo yun. At saka ang mga dumi dyan, yung veterinary estrogen na ginagamit para pagatasin yung baka dahil meron silang mga kontrata na dapat, di ba, pagpa-order yung meat. Ilang tulinada na gatas yan. Dapat every week, kung yun ang kontrata nila, dapat i-deliver nila yun. Pag hindi na may deliver yun, mayroon silang problema, may babayaran sila, breach of contract. Kaya yung mga, wala yun, yung mga baka na yun, i-injectionan yan ng mga veterinary estrogen hormones para tuloy-tuloy ang paggatas nila. Itong mga hormones na ito yung naiinom natin. Mga kapatid, hindi tayo ginawa para uminom ng gatas ng baka. At saka hindi tayo ginawa para uminom ng gatas kung tayo'y matanda na. Nakita na pa kayong dalaga na humididipas sa nanay niya? Wala na, no? Why? Bakit? Hindi tayo ginawa, yung bata na hindi ginawa para humididipas sa edad na yan. Pero si Lola, matanda na, 65 years old na, dumidili pa rin. Anong diferensya sa dili dito at saka dili ng ano? Ang gatas, pariha din yan eh. Kaya marami tayong problema. Nakita ba kayo ng kalabaw na dumidili sa baka? Doon sa amin, sa summer, wala eh. Dahil alam ng kalabaw na ang gatas ng baka ay hindi maganda sa patatahan niya. So mas matatalino pa ang kalabaw, isa marami sa ating mga tao. Na tayo man sana ang pinakamatalino sa lahat ng hayop, pero hindi natin alam na gatas ng baka hindi maganda sa atin. Dahil inom pa rin tayo na inom. Sabi sa akin ng ibang mga pasyente ko, sabi na, Doktor, bakit nasa TV kasi yan eh? Eh, dahil nasa TV ba, itama? Eh, Malboro, nasa TV din yun ah. Yung tanduay, yung gear, di ba?
nasa TV ninyo. Eh, ibig ba sabihin dahil nasa TV yun na tama yun? Hindi po. Marami tayong inilalagay sa katawan natin na dapat hindi natin inilalagay. Yung isang Prime Minister ng China, bago siya, bago pinalit tayo dito Prime Minister na yun, ang sakit ng Prime Minister na yun was cancer. Kaya nag-commission siya ng isang pag-aaral doon sa China kung ano ba talaga ang cause ng cancer sa mga tao sa China. So, mahilig mag-computer kung din yung research yun sa Google, the China study. It is a study of 700,000 people who have cancer. Pinag-aralan niya kung ano ang nakakause ng cancer doon. And you will be surprised that one of the causes of reproductive tumors in women and prostate cancer is the belt we are bringing. Cow's milk. Ang mga katrainong natin, yun ang number one cause ng cancer sa suso, cancer sa matres, cancer sa ovaryo, cancer sa mga prostate sa mga lalaki. Dahil daw sa amino acids na casein na dapat para sa baka lang pag ilalagay sa tao na nakakos ng problema, malaban lang sa mga hormones na nandun sa gatas na yan. At sa kalang ibang cause ng cancer ay 34% ng cancer is caused daw by smoking. Kaya may naninigarilyo sa atin dito, yung mga Kristiyano, nagtatago-tago pa rin, pero naninigarilyo sa bahay, nagulang nakakakita, itigil na natin yan. Dahil 34% of cancer is caused by smoking, 38% is caused by unhealthy lifestyle, hindi tamang pagkain. Only 11% is related to alcohol. 6% of the 6% remaining, 4% is caused by infection, 2% is genetic. Ibig sabihin, kung tatay mo, nanay mo may cancer, lula mo may cancer, auntie mo may cancer, hindi ibig sabihin na kayo magkaka-cancer kayo. Meron yung isang, isinulat yan sa isang journal sa Amerika, meron isang babae na takot na takot siya magka-cancer sa suso, ipinatanggal na yung dalawang suso niya, wala pa siyang cancer. Dahil yung lula niya namatay sa cancer sa suso, yung nanay niya namatay sa cancer sa suso, yung mga auntie, kapatid ng nanay niya, at saka yung kapatid ng tatay niya, namatay din sa cancer sa suso. Kaya bago siya magkabukol, ipinatanggal na niya yung dalawang suso niya. O, nakasulat po yun, matatawa ko kayo, parang po yun. But, sabi nyo sa mataaram ngayon sa China, 2% lang po ang genetic sa cancer. So, ang nakita nyo yung percentage ng cause ng cancer, cancer is a lifestyle problem. Kung kumain tayo ng tama, hindi tayo manigarilyo, hindi tayo uminom, you are 96% free from developing, 94% free from developing cancer in your lifetime. Nagkaka-cancer tayo dahil marami tayo ginagawa na hindi dapat natin ginagawa. So, yung unang cause of illness is the absence of things that are supposed to be there, or the lack of things, or the imbalance of things that are supposed to be there. If they are not there, it causes a lot of problems. Tingay ko example kayo sa kanya, kanina yung iodine, pag kulang kayo, magkakaboy siya. Kulang ng zinc, yung mga lalaki, maglalaki sa prostate nila. Especially ang lalaki kung sexually active, mayroong pangangailangan gumawa ng sex hormones. Kung kulang naman yung zinc, magkukompensate din yung prostate, parehas na magkukompensate ng goiter mo, ng thyroid mo, na lumalaki siya, kung wala kang iodine, lalaki din yun. Kulang ka ng vitamin C, mag-develop ka ng atherosclerosis, heart attack, and sclerosis, the consequence. Kulang ka ng vitamin B1, meron beri-beri sila sabi nila, B6, B3, lahat ang magkukulang o imbalance ng mga bagay na yan na dapat nasa loob, mayroong problema. Kaya dapat, kung ayaw niyo magkasakit, number one, kumain tayo ng tama. Ano ba yung tama? Fruits and vegetables. Ang pamumuhay na tama ay mura. Mas mura siya sa pamumuhay na hindi tama. Diba? Magkano yung kilo ng baka? 280 ang kilo? Yung kilo ng pitsay, magkano? 20 pesos? 10 pesos yung isang bando na ganyan? Eh, magkano na simple? Hindi nakasimple ng 270, 260 pesos. Nabawasan ka pa ng pitsin sa pagluto mo, nakasimple ng 2 pesos. Yung iniinom ko pa kula, 45 pesos, hindi ka na uminom ko na kula, nabawasan na yung 45 pesos. Yung 45 pesos mo na kalamansi, isang linggo mo yung kalamansi Diyos mo. So, ang buhay na tama ay mas mura kaysa buhay na hindi tama.